So what's up guys, welcome back po sa ating YouTube channel. In today's video, magbi-build na naman tayo ng swordsman. Last time nag-build tayo ng swordsman na pow, dex, int, at vit. Kung hindi nyo pa napapanood, link is on the description. In this video, magbi-build naman tayo ng farmer na swordsman. Nadinig ko na yata yan. Pag sinabing farmer na swordsman, matik, int type yan. Pero in this video, yung swordsman na gagawin natin, yes, in type pa rin siya, pero lalagyan natin ng skill or buff ng pow type na swordsman. And then, titignan din natin yung damage niya sa mobs after natin mabuild. Okay? Okay. Pero bago yun, kung bago ka pa lang dito sa ating munting channel, subscribe ka na for more update and hit the notification bell icon para ma-notify ka sa ating mga future upload. Okay? Okay. So, ayan nga ang ating in-type na swordsman na i-re-reset. So, una, gamit muna tayo ng oblii. So, ayan. Meron na tayong 525 na stats. So, baka po magtatanong kayo bakit may plus 29 ako sa int. Yun po yung plus 29, yun po yung mga equip item na merong plus stats. Tulad ng weapon na gamit ko, meron po yung plus 10 sa int. At dalawang silver ring na plus 14 sa int. At Beda's necklace na plus 5 to all stats. So ngayon, ilagay naman natin yung 300 sa int. So ayan, kunin naman natin ngayon yung skill niya sa int. So ayan nga, at kulang na tayo sa int. So ngayon naman, since kulang tayo sa int, gagamitin na natin yung elite set or elite uniform na may plus stat sa int. Tong uniform elite set na to, quest lang to sa grocer, kausapin nyo lang siya, nasa marketplace tapat ng bus stop. Hanapin nyo lang yung quest na nakalagay ask about the new uniform for the modest student. So ayan, tapos na nating masterin yung kanyang last skill. So kung mapapansin nyo, hindi ko kinuha yung blood drain. Kaya ako po hindi kinuha yung blood drain dahil kukulangin na po ako sa skill points. Hindi ko pa po natapos lahat ng SP quest ng swordsman na to, kaya hindi ko na siya kinuha. Pero in game, tapusin mo lang lahat ng skill quest, ma-master mo yung blood drain. Sobra sobra pa kung magiging skill points mo. So ayan, at tapos na nga nating masterin yung mga skill na kailangan natin sa etc. Punta naman tayo sa pow para makuha na natin yung buffs na gusto nating kunin. Dahil kukulangin tayo sa pow, gagamit tayo ngayon ng dalawang alloy ring para meron tayong additional na plus 14 sa pow. And the rest, yun doon natin ibabawas sa stats natin. Para ma-master yung bloodlust, kailangan munang masterin din natin yung kick slash. So ayan, nakuha at na-master na natin ang Bloodlust. So ayusin na lang natin yung skill niya para makapag-test damage na tayo, okay?
So ayan, andito na tayo sa main campus para mag-test damage sa Wood Doll at i-check ang depth at attack natin. Sige nga, subukan mo! Ang lakas, oh! Oh my God! Ang lakas, oh! Come on.